Ako rin po ay inanyayahan ni Pastor Jared na mag-speak sa inyong harapan ngayong umagang ito. So sa ating pong pagsimula, nais ko pong tayo muna ay sumandaling manalangin. Let us pray. Father God in heaven, we thank you for today. And we glorify your name, dear Lord, sapagkat ikaw ay tapat sa buhay namin. Salamat, Panginoon, na kami inyong iningatan at pinatubayan sa kabila ng banta ng COVID, sa kabila ng mga uncertainties sa buhay namin. We thank you, dear Lord, dahil ikaw ay remain pa rin faithful. And we pray sa aming pag-aaral ng iyong salita. We ask, dear Lord, na empower ninyo ang inyong servant at naway ang inyong salita ay manatili hindi lamang sa aming isip, hindi lamang sa aming puso, kundi maipakita namin sa aming mga buhay. Thank you once again, dear Lord. This we pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. So again, I invite everyone to please open their Bibles in the book of 1 Timothy chapter 4, verse 12. Let me read to you again. 1 Timothy chapter 4, verse 12. The word of the Lord says, "Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." Ngayon po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo pong lahat ay tinawag. Tayo pong lahat ay may calling. Tayo ay tinawag ng Panginoon, unang-una sa lahat. Ang pinaka-importanting calling na ating matanggap ay ang pagtawag ng Panginoon sa atin sa kaligtasan. Yan po ang main goal and reason ng Panginoon kung bakit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang tayo ay maligtas. At ngayon, tayo po mga mananampalataya ay in-empower ng Panginoon, binigyan tayo ng banal na espiritu upang mag-spread. Hindi po tayo binigyan ng Panginoon ng power para mag-spread ng chismis. Hindi po tayo binigyan ng power ng Panginoon na mag-spread ng false news. But in-empower tayo ng Panginoon to spread the truth. Ang katotohanan, sabi ng salita ng Panginoon, the truth will set you free. Ang katotohanan ng salita ng Panginoon, ang katotohanan ng gospel will set people free. Alam niyo po, isa po sa mga teachers ko in the seminary once told me na maraming kapamaraanan para tayo ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa iba. Maraming paraan. Yun nga lang sa panahon natin ngayon, during the pandemic, ang hirap mag-reach out. And I think most naman or lahat naman ng mga churches ay nagkaroon ng setback. But maraming paraan para makapag-share tayo ng salita ng Panginoon. Pwede tayo magbigay ng tracts, ginagawa namin sa seminary. Pwede tayo magkaroon ng Bible studies. May mga kilala kaming may radio ministries at marami pang iba. Pero sabi ng aking teacher, ang isa sa pinaka-effective na paraan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon ay sa pamamagitan ng ating buhay. Hindi man tayo magaling magsalita, hindi man tayo magaling mag-preach, hindi man tayo magaling sa ibang areas ng ministry natin, pero pag nakikita ng mga tao ang ating buhay. Okay? Makita ng mga tao na nakikita nila si Kristo sa atin. Yan ay napaka-effective upang sila ay makakilala sa Panginoon. Ngayon po sa ating pag-aaralan, binigyan natin pansin in 1 Timothy chapter 4 verse 12. It is a letter of the Apostle Paul, the Apostle Pablo, kay Timothy. Okay. So ngayon po, ito pong sulat na ito, ito po ay naglalaman ng mga pagtuturo, nagbibigay ng mga nagtuturo sa pag-correct ng mga maling katuruan, mga false teachers, ang importansya ng panalangin,
ang responsibilidad ng mga leaders and qualifications of pastors and deacons. At we all know na ngayong Sunday is what we called, natawag natin na Ordination Sunday. So ngayon po, makita natin in 1 Timothy chapter 4 verse 12, it is a personal message to Timothy. Ito pong mga salitang ito, mga katagang ito na ating binasa o ating pag-aaralan, ito po ay isang encouragement to all young believers everywhere, maging sa mga leaders. Now, ito pong by that time, nung ito po ay isinulat ni Apostle Paul, si Timothy po ay young pastor in Ephesus. Siya po ay nasa kaedaran, ang edad niya ay nasa 30s. Alam niyo po, doon sa amin sa Palawan, pag nagbe-birthday, I think lahat naman, pag nagbe-birthday at umabot ka na ng 30, hindi na po yan nakalagay doon sa may cake. Hindi na po yan sinasabi. Kasi po, yung pag sinabing 30, ang tingin ng mga tao ay matanda na. Ganun po. And then, ano yan eh, meron yan sanga agad na tanong. Ang tanong agad yan doon sa amin pag 30, may asawa ka na? Yun agad ang sunod. Pero by this time, sa kultura po ng mga, sa kultura po noon, especially in Ephesus, ang pag ikaw po ay kahit nasa 30s ka, katulad ni Timothy, siya pa rin po ay young by the standards and in comparison to Paul at sa iba mga congregation doon sa Ephesus. Bata pa siya sa tingin nila. Now, Apostle Paul says that Timothy, pwede mo yang i-counter. Kasi po ang by that time, sabi ni Apostle Paul, let no one despise you for your youth. Yan ang talagang binanggit ni Apostle Paul. Sabi niya, to counter that, para hindi ka ma-despise sa iyong edad, ano ang dapat mong gawin? Napaganda ng encouragement ng salita ng Panginoon. Hindi po niya binanggit na mag-rebel ka. Hindi niya binanggit na magreklamo ka. Hindi binanggit na kalabanin mo ang lahat na nandyan. Kundi, ang sinabi niya, focus on your own character. Ano po yun? Ano yung dapat bigyan niya pansin? Set an example. Set an example. That is why sa ating pag-aaralan, we're going to talk about exemplary life. Buhay ng isang leader at buhay ng isang mananampalataya na karapat dapat o isang mabuting halimbawa sa lahat. Ngayon po, sabi ang tanong dyan, how? Paano? Anong area ng buhay ko? Paano ko ipapakita ang isang mabuting halimbawa? Ngayon po, tingnan natin ang 5 areas ng personal na buhay na dapat tayo ay magiging isang mabuting example sa mga mananampalataya or tayo man ay isang leader katulad ni Timothy sa mga members or sa mga believers na nasa loob ng church, paano tayo magpakita ng isang buhay na karapat dapat gayahin. Now, number one is inward. Talagang inuna ng salita ng Panginoon, inward. Powerful ba ang salita? Yes. Sabi nga ni James, napaka kayang baliktarin ng ating pananalita ang lahat. Ang ating pananalita, ginagamit natin yan. Unang-una sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Lalo pat sa mga leaders, isa po sa mga puhunan at iniingatan ng mga pastors ay ang kanilang mga boses. Bakit po? Kasi yan ang isa sa mga pangunahing ministry niya. Ano po? Ang magbahagi ng salita ng Panginoon.
sa pamamagitan ng kanyang salita. So sabi ni Apostle Paul, be an example in words. When we say words in our speech, sa ating pananalita. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 29. Let me read to you. Ephesians chapter 4, verse 29, the word of the Lord says, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Sabi na salita ng Panginoon, sa ating pananalita, unang-una, there is no corrupt communication, no foolish talking. And in Colossians chapter 3, verse 9, ang ating pananalita, unang-una, walang lamang kasinungalingan. Alin po sa mundo natin, punong-puno ito ng kasinungalingan. Sa pamumuhay pa lang ng tao, sabi ng mundo, kung ano ang nasa puso mo, kung ano magpapasaya sa'yo, yun ang sundin mo. Alam niyo po, mali po yun. Bakit ano ba yung meron sa heart natin? Kung ating sundin yung ating heart, wala. Ang gusto ng ating puso ay palaging magkasala. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, we guard our hearts. Diba? So, walang kasinungalingan. At sabi sa Ephesians chapter 4, verse 29, in a positive way, paano sa ating pananalita, ano dapat ang ganda ng binanggit po dito? Sabi niya, but only such as is good for building up. We build each other. Nagtutulungan tayo. Ini-encourage natin ang bawat isa sa loob ng simbahan, naway ang ating pananalita hindi mag-tear down ng ating kapwa mananampalataya. Ano dapat? We build each other. Kaya nga po, ang church ay napakalaki at may napakalaking role sa pag-grow ng mga mananampalataya. Naalala ko yung isang picture na shinare ng aking kapwa pastor. Napaka-importante ng fellowship because may mga animals na pag na ang kanilang ginagawa para hindi sila ma-atake ng mga predators, nagsasama-sama sila. And then they surround themselves para hindi sila walang makakuha sa kanila. Ano po yung pangunahing target ng kaaway? Anong pangunahing target ng isang predator? Yung isa na yan na wala sa grupo. Yung pabanjing-banjing yun doon. Ganun din sa mananampalataya. Kapag i-exclude ng isang believer ang kanyang sarili sa church at sa fellowship, sino yung unang target ng kaaway at ng kasalanan? Yun ang isang yun. Kaya po, sabi niya, importante ang church. And doon sa loob ng church, hindi tayo nag-tear down ng bawat mananampalataya. We build each other. In Colossians chapter 4, verse 6, ito po yung sabi ng salita ng Panginoon, let your speech always be gracious. Ganda, no? Be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Now, pangalawa sa ating babanggitin, be an example in word, number 2, in conversation. Ano pang ibig sabihin ng conversation? Or kung ating padaliin, it means the manner of life, ang ating pamumuhay, ang ating conduct. Sabi sa Philippians chapter 1, verse 27, anong klaseng pamumuhay? Anong klaseng pag-uugali ang dapat
meron tayo. Sabi po dyan, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit with one mind striving side by side for the faith of the gospel. Let your manner of life be worthy. Ito ba ay karapat dapat? Ang ganda po ng kaparehong salita ng word dyan na it befits the gospel or worthy of the gospel. It is suitable. Diba? Tugma. Tugma ba ang ating pamumuhay doon sa ating pananampalataya? Tugma ba ang ating pamumuhay doon pag sinabi natin, pag shinare natin John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Pero sabi ng mga tao, oh, for God so loved the world, bakit hindi ko siya nakikitang nag-love ng kapwa niya? Pagising pa, sabi ng mga kapitbahay, pagising pa lang, ako na agad ang kanyang kaaway. There's no love. Hindi nakikita. And then, pangalawa, what kind of life? Psalm chapter 101, verse 2, life that is wise. Ano bang wise? Ano pa, when we say wise, anong pamumuhay na meron tayo? Ephesians chapter 5, verse 15, we walk circumspectly. Namumuhay tayo. Ano sabihin ng circumspectly? Careful. We are careful. Bakit po? Kailangan nating maging careful sa ating pamumuhay. Kasi hindi lang po yan na pag hindi tayo careful, pag tayo ay nagkasala, okay lang po sana kung yung pangalan natin ang nasisira. Diba? Actually nga, masakit nga eh kung personal na buhay natin, pag sinabing, ay, Kristiyano pa naman yan. Ang masakit doon, ay, member pa naman yan ng gaytong simbahan. Masakit sa sarili natin. Pero yung pinakamasakit doon, kasi hindi lang yung pangalan natin, kundi yung pangalan ni Kristo. So that's why we should be careful. Bakit? Yung ating ginagawa, it affects unang-una ang Panginoon, pangalawa, yung church na kinabibilangan natin. So, hindi nating isipin palagi ang ating sarili. Kumikilos tayo, gumagawa tayo, nagsiserve tayo sa Panginoon, namumuhay tayo ng careful kasi alam natin maraming maapektuhan na mga mananampalataya o mga tao na nakapaligid sa atin. What else? A life o pamumuhay or a manner of life, Ephesians chapter 5 verse 16, redeems the time. Ano pong redeems the time? He buys up or use his time wisely. Ito na. Ang tanong sa atin, wise ba tayo sa ating time? Do we redeem our time? Tayo ba ay patuloy pa rin na gumagamit ng oras natin sa mga walang katuturang bagay? Alam niyo po, mayroon akong nung estudyante po ako, meron pong mga isang angkan po sila. And then meron po silang nakaugalian na every Sunday pagkatapos po ng church ay nagmo-mall sila. Ang tawag nila the malling. Nagmo-mall sila. Yeah. So and then, dumating sa time na nagka-conflict at nagkaroon na ng iba't ibang ministry yung church na kailangan na nila mag-stay doon at mananghalian sa church kasi may mga fellowship at marami pang iba. Dumating yung time na nag-conflict na. Alam niyo po kung ano ang mas pinili nila? Yung ministry, yung growth sa loob ng church, yung gawain doon, o yung mall? Ang pinili po nila, yung mall. Wala nang masihigit pa sa pagmumall. So, nakakalungkot mga kapatid. Instead,
At ano ba yung buhay natin? Maiksi lang, sabi ng salita ng Panginoon. Napakaiksi lang ng buhay natin na kailangan nating i-redeem yung time. Na dahil alam natin na maiksi lang yung buhay natin dito. At anytime kunin tayo ng Panginoon, hindi alam kung kailan, dapat na-filter out ng mga mananampalataya. Ano bang mas importante? Ano ba dapat ang masuunahin ko? Diba? Filter natin at pinahalagahan natin ang mas importante. At sana sa mga mananampalataya, ang importanteng yon ay ang magbahagi ng salita ng Panginoon at ang ating paglago bilang isang mananampalataya. Especially in these trying times. And pangatlo, wise na kung saan, a Christian understands God's will. Ephesians chapter 5 verse 17, alam niya ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Psalm 101 verse 2, ang ating pamumuhay, it should be perfect or what we call mature kasi wala namang perfect na buhay, but the word of the Lord says mature life, life that is holy, life that is just, life that is unblameable. Pangatlo, is be an example in love. Alam niyo po, noong nagbahagi din po ako ng salita ng Panginoon in this passage, pagsabi ko pong in love, nagtayuan yung mga mata ng mga young people. Pag sinabing in love, akala kasi nila, yung in love na nahulog ang loob. Hindi po. Be an example sa pamamagitan ng pag-ibig. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Bakit binigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak? It is because, yung base nun, because of His love. Anong klaseng pag-ibig ang nakikita ng Panginoon sa atin? Anong klaseng pag-ibig ang doon po sa isang barangay? Ito po, totoo po ito ha, hindi ito chismis. Doon po sa isang barangay doon sa Palawan, magkaiba-iba po kasi ang karakteristik ng bawat barangay eh. Ang barangay doon, may barangay doon na every 3 years, papalit-palitan sila ng asawa. Talagang sabi ko, grabe. Every 3 years, aba, may time pa. Every 3 years, nagpapalit-palitan sila. Nakakalungkot, ano? Pero kung ang sa isang mananampalataya, anong love ang meron ka? O love mo sa Panginoon, o love mo sa kapwa mo, paano ba nila tingnan yung pag-ibig? Yung klaseng pag-ibig na meron ka. Unang-una, yung love that is the fruit of the Spirit, Galatians chapter 5 verse 22. Love, sabi sa John 3:16, that is sacrificing. Ang isang mananampalataya, isang Kristiyano, naiiba siya sa ibang mga tao na nagsasabi, ay, ako Kristiyan ako. Ang kaibahan niya sa tunay na mananampalataya, alam niyo po, marunong magmahal. May ibang mga nagsasabi na Kristiyano ako, magaling lang sila sa pakikipag-debate. Magaraming alam sa Bible, pero hindi, ang tunay na mananampalataya, marunong mag-love. Sabi sa John 15 verse 9, what kind of love is this? Love that is continuing. Grabe, ano? Ano bang ang pag-ibig natin ay nagpapatuloy? Philippians chapter 1 verse 9, love that is super abounding. Pang-apat, be an example in faith. Ang word po na faith, parang palagi na lang ginagamit, ano? Pagdating ko po dito, ang sabi ni Pastor Jared, ang church ay faith. Yung pinanggalingan ko po doon sa Palawan, faith din po 'yon. Ang school na pinagturuan ng aking wife is faith also.
pagdating po po doon, nung nag-stop po ako at nag-palpit supply ako doon sa isang barangay na liblib, tawid ka pa ng bundok. Doon po ako nung first meeting nila, yung pastor doon, sabi niya, i-organize natin yung church, bibigyan natin ng pangalan. So nagbotohan yung mga members. Guess what? Ang pangalan, Faith. So, talagang prominent na ang salitang faith. Marami, when we say faith, in Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, faith, meron tayong types of faith. We have the saving faith, Jude chapter 3, the body of truth or the doctrine, yan ang tinutukoy ng faith. Ephesians chapter 15, verse 16, faith can also means confidence. Meron tayong confidence. Now, so, in 1 Timothy chapter 4, verse 12, sabi niya dyan, ang word dyan na faith, it means faithfulness or commitment. Faithfulness or commitment. 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Moreover, it is required of stewards that they may be found faithful. Ang atin po bang pagpapatuloy at pagiging tapat sa Diyos? Yan ba ay karapat dapat na halimbawa? Faithful ba tayo sa Panginoon? I believe so. Biro niyo po, grabe yung risk ninyo. Sa Palawan po, walang COVID. Ay, meron pala. Pero hindi namin ramdam. May maraming churches sa paligid natin na they are satisfied na lang doon sa kung mag-online na lang tayo. Pero tingnan po natin sa mga mananampalataya. Yung pag-risk natin ng pagpunta dito, ay unang-una, yan ay pagpapakita ng ating faithfulness sa Panginoon despite of this COVID-19. May risk tayo na iniintindi mga worries natin, pero nandito tayo. Bakit? Because of our commitment. So ang buhay ba natin, ang ating pananampalataya, ang aking faithfulness sa Panginoon, ang ating commitment sa Panginoon, yan ba ay karapat dapat nating tularan? Now, panghuli, exemplary life or be an example in purity. At when we say purity, nung pumunta po ako dito, gusto ko lang po itong i-share sa inyo. Nais akong i-meet ng mga pastoral staff and Sir Jared. At nagpakilala po ako. Ang pangalan ko po ay si Pastor Paul Jason. Nagtinginan sila dahil sa Jason. At alam ko po, maraming nakakaalam sa atin ng salitang or ng name na Jason. Diba? Hindi ba alam ng iba? Hindi ko na po ikwento kasi pa ikwento ko, chismis na rin yun. Jason. No? So, ang itong nag-trending na ito, unang-una sa lahat, nakakalungkot siya. Siyempre, alam naman natin ang buhay ng mga artista, especially ng mga hindi Kristiyano, ay papakasal, and then after a few months or years, split agad. Ang masaklap dito, ba't siya trending? Kasi itong Jason na ito, yung kanyang asawa, they are sa kanilang relationship at pao sila kinasal, they said that they are Christians. May dagdag pa. Sabi, ang kanilang marriage ay tatlo. Sabi niya, yung lalaki, yung babae, and si Jesus Christ. Ang ganda, di ba? Which is, yun naman talaga dapat. Ang mga nag-aasawa sa kanilang relasyon, lalaki, babae, at ang Panginoon. And then,
lumabas ang isang post. Ang sabi, ibig sabihin pala hindi enough na lalaki, babae at ang Diyos kasi maghihiwalay pa rin. Ang dami nag-react noon and I believe siguro marami na nakita ng post na yon. Nakakalungkot. Pero nais ko pong sabihin sa atin, upo sa inyo, ay kung ganun ang nangyari, hindi si Jesus ang sentro nun. Hindi si Jesus ang center ng kanilang relationship. At sikat na sikat po yun. So ngayon, pagdating ko po doon, pag-interview po nila sa akin, ang akala ko kasi medyo mabigat yung tanong. Yung tanong, ang nangyari noon, dahil nalaman nila na Jason yung pangalan ko, ang unang tanong, umiyak ba ako nung kasal? Ang sagot ko, secret. Secret po. Kasi nung kasi kinasal kami, gabi yon. Pangalawa, siguro ngumiti-ngiti lang ako kasi maliit yung mata ko. So, hindi nahalata. Kung umiyak ako o hindi. Tinanong pa ako, kung nagmomotor ba ako? Sabi ko, oo naman. At, di ba? So, impurity. So, sa atin na mga, sa atin, especially sa mga leaders, ito po yung isa sa mga napangandang mensahe ng salita ng Panginoon sa atin. Be pure or be an example in our purity, especially in our sexual purity. Mahirap. Bakit? Kasi ang pastor, ang leaders, tao lang din. Kung nagsasabi yung mga members na, ayan yung pastor na yan, pastor ka siya, magaling siya. Ibig sabihin, hindi talaga siya magkasala. Alam niyo po, pare-pareho lang po tayong may struggles. Pare-pareho po tayong tinutukso. At ang nais ko pong isabihin po sa atin, mas matindi nga ang pagsapastor. Pastor talaga yung tuksoin. Bakit po? Kasi alam na ng kaaway na pag once yung pastor ang magkasala o yung leader ang magkasala, masisira ang simbahan. Kaya po ito binanggit ng salita ng Panginoon. At alam niyo po, maraming nangyari. Kahit po sa Palawan, maraming pastors doon ang may potential, pero nagkasala sila at nagkagulo ang church. That is why, sabi ni Apostle Paul, be careful with your purity. Sa mga may asawa, ay huwag mo nang gawin ang ginawa ni kapatid na Jason. Sa mga wala, i-prepare nyo, gawin yung reward. Yung magpapakasal kayong dalawa. Na walang, nang walang immorality, walang bahid ng kahit ano. Now, so, napaganda po na maintindihan natin 'yan. Ito pong passage na ito as we end this in 1 Timothy chapter 4 verse 12. Hindi po ito isinishare or hindi po ako ginabayan ng Panginoon para mag-share sa inyo ng ngayong linggong ito para magkaroon tayo magbantayan natin yung ating mga leaders na magkaroon tayo na babantayan ko kayo dahil sabi sa preaching, be an example. Tingnan natin kung example yung mga leaders natin, talagang magmamagnify yung ating mga mata, titingin sa mga leaders. Hindi po. Ito po ay ibinabahagi ng Panginoon sa atin. Unang-una, para saliksikin natin yung ating sarili. Bakit po? Hindi naman lahat tayo pastor, lahat tayo leaders. Kung lahat po tayo leaders, magtayo tayong lahat, wala na nakaupo dyan. Tingnan natin yung ating sarili. May iba, nagli-lead ng church. Leader siya. Ang iba, nagli-lead sa bahay. Tatay, nanay. Ang iba, leader sa trabaho. Tingnan natin ang ating sarili. Ako ba ay isang mabuting halimbawa sa kanila? May kung halimbawa, kuya ka, may kapatid ka, under sila sa'yo. Ako ba, ang buhay ko ba ay isang mabuting halimbawa
sa kanila. Before we look upon the leaders, tingnan natin ang ating sarili. Are we an example in word? Are we an example in conversation, in faith, in spirit? Or are we an example in love? Or are we an example in purity? So yan po ang nais pong ibahagi ng salita ng Panginoon sa atin. Since it is our ordination Sunday, before we look upon the leaders, we examine ourselves first. Am I living an exemplary life sa lahat ng nakapaligid sa atin? Again, nais ko pong ibahagi sa atin, ano ang pinaka-importanting paraan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon? Salita mo, magaling ka magsalita, o sa pag-awit, o sa ibang bahagi, pero it is your life. Sana maisang mabuting halimbawa tayo. Tayo po'y manalangin. Father God in heaven, thank you for today. Thank you for your word. Salamat, Panginoon, na na-remind kami ng iyong salita. Not just to the leaders na i-ordain namin ngayong umagang ito, but also to the members of this church na masaliksik namin ng aming sarili, na maipanalangin namin ng aming mga leaders or magampanan namin ang aming tungkulin at higit sa lahat, mawin namin ang mga tao sa pamamagitan, Panginoon, ng aming buhay. Thank you for your word. Thank you sa lahat na nandito ngayon, Panginoon, na napakinig inyong salita. And guide us, dear Lord. Hindi namin ito kaya sa aming sarili lamang, but it is only by your grace. This we pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.